natin yung buong detalye. So, and na panty ang inutang. Okay. Isang underwear. Ma'am, ano po itong problema natin dito sa Nelia Muico? Siya po yung gumawa ng tarpaulin na yon. Opo, ma'am. Gano'ng katagal na pong nakapaskil yun doon? 1 month na po, ma'am. After ako pumunta dito ng Maynila po, ma'am. 1 month. Ang problema po, ang sabi niyo po sa aming staff is, kahit nakapagbayad na kayo, nakapost pa rin, ayaw niyang i-take down. So, opo, ma'am. So, ito ganun po, pag alis ko po doon, nagharap na po kami sa barangay. Binabarangay niya po ako, sabi ko, ma'am, sige, nakikiusap po ako sa iyo, pakiintay-intay na lang po, babayaran ko yan, ma'am, kasi alam mo naman, gipit tayo, wala akong trabaho dito sa probinsya. So, lumuwas po ako ng Maynila, ma'am, nangutang ako ng pamasahe ko para po makapagtrabaho, para makabayad sa kanya. So, hindi ko alam na ginawa niya ako ng tarpaulin po, sinin lang po ng mga tita ko sa akin yan. Aha, so hindi niyo po alam yon, hindi kayo binigyan ng warning. Hindi po. Pero ma'am, nung nakita niyo po yon, mayroon pa kayong utang that time. Tapos ang sabi niyo po, eh nagbayad po kayo, tapos hindi nga pa tinitake down. Ano pong rason ng hindi pa po niya pag-take down po nung tarpaulin? Hindi ko po alam sa kanya, ma'am, kasi ang sabi po ko sa kanya, nakikiusap ako, ma'am, magbabayad po ako, ma'am, kunting utang lang po naman yan. Magkano pa po ba yung utang nyo ngayon? Ang utang ko po sa kanya ng buo, ma'am, 865. So, nagbigay ako nung time na hindi niya pa ako pinabarangay ng 200. So, pag kinabukasan po, pinabarangay niya na po ako kasi yung kapitan doon, tito ko po. 665 po, pinachat ko sa kapatid ko, i-chat mo, matanong mo kung magkano ang utang ko kasi hindi kami print sa Facebook. Yun nga po, sinend ng kapatid ko, 665, pina-LBC ko pa yung bayad ko sa kanya. So, nagbayad po kayo ng 665? Opo. So, kung 865 yung original, yung talagang principal na utang ninyo, opo, nabayaran nyo na po ng buo? Opo. Ito yung para po sa underwear. Opo. 865, opo, bayad na yon. Opo. Ang problema, bakit po hindi pa nga po tinitake down? Ano po yung reason? Hindi ko po alam sa kanya. Hindi nyo alam? Hindi ko po alam. Wala. Kinausap ata ng staff, si Nelia, no? At ang sabi daw niya ay may interest? May interest daw po yun. Penalty interest? Opo. 5% po. Saan daw 5%? Yun ang hindi nyo daw nabayaran kaya hindi pa daw tinitake down. Opo, siguro. Na-inform po ba kayo na kapag na-delay kayo ng pagbabayad, eh meron penalty interest? Alam ko naman po yun kasi nag-iibon po ako, ma'am. Kaya po ako nakikiusap sa kanya, pag hindi ako makabayad, mag-interest na lang po ako, ma'am. Pero hindi siya pumayag. Kayo po ang nagsabi. Opo. Kasi alam ko naman po yung negosyo na ganyan eh. May penalty po talaga. Pero hindi siya pumayag, ma'am. Gusto niya agad-agad bayaran ko. Ay, wala nga po akong pera, ma'am eh. Kasi nag-COVID na, simula nag-COVID, wala po akong trabaho, ma'am. So, magkano na po yung penalty nyo ngayon? Hindi ko po alam sa kanya, ma'am, kung magkano. Kasi hindi ko naman po natandaan kung magkano'ng penalty niya doon, ma'am. Magkano yung per day? 5% per day kapag hindi siya naman. 5% per day. So medyo malaki na siya ngayon. Kailan siya nag-start? June 26? Opo, ma'am. Medyo malaki na. Mas malaki dahil sa interest. So okay lang po yun naman, ma'am. Kasi po, talagang inutang ko yan. Babayaran ko pero pinahiya niya po kasi ako. So hindi ko alam na nagtatrabaho naman ako dito po para mabayaran siya. Ba't ganun ang tapang niya pa? Tapos dalawa po kami magkapatid, tinarpulin. Tapos ang kapatid ko na naman tinatakot nila. Kapatid mo ang tinatakot na ano? Na ipakasuhin daw nila po. Kasi may utang din daw sa kanila. Naghingi naman po ng pasensya na pakiintay na lang magbabayad din po. Kasi ang hirap talaga sa probinsya, ma'am, na nanabas kami ng mais. 1 kilo nga mais, piso lang po ang per kilo. Alam nyo, ma'am, may lusot kayo dito eh. Tungkol sa penalty interest, no? Ang penalty interest under the new civil code kasi, bagka tayo ay sisingil, no, na ganun, kailangan po in nakasulat yun, black and white, no, written. At pipirmahan po yun nung nangungutang. Opo. Okay? Why? Kasi kailangan po tinatanggap nung nangungutang na may interest kapag hindi siya nakapagbayad. Opo. At yun yung requirement para makapag collect ka ng sinasabing penalty interest. Opo, eh, ito naman, wala kayong pinirmahan, ma'am. Tama? Meron yata akong resibong pinirmahan. Resibo lang yun, ma'am, na kumuha ako ng item sa kanya. Ini-inform ba kayo doon? Black and white? Nakasulat doon na meron kayong penalty interest? Parang papuli yun, ma'am. White, black. White siya na papel. Pero papil. Nandun po ba yung 5% per day na interest? Wala po, ma'am. Wala. Nung nag-usap lang po kami sa barangay, yun ang sinabi niya na mag-interest daw ako ng 5% per day. Yun nga yung nakakapagtaka kasi nabayaran mo na yung principal eh, tama? Opo. So saan galing yung interest pa?
Hindi ko po alam sa kanya, ma'am. At sabi ko nga, kung hindi naman ito black and white na pinirmahan mo, hindi siya valid. Opo. At hindi niya yun pwedeng singilin. Okay? Ito, limited ako dun sa ano, ah, sa facts na meron ako ngayon. Kasi hindi naman po natin na nakausap po yung nirereklamo. Pero kung ibabase ko siya sa nasa civil code, yun po yung sinasabi na kapag penalty interest yan, kailangan inform po yung sisingilan nyo na merong such a thing bago po talaga masabing valid. Opo. Okay? Opo. So ang gusto nyo na lang po mangyari ngayon, ma'am, i-take down na po itong tarpaulin na to. Opo, ano po ulit yung nakalagay doon sa tarpaulin? Parang patingin nga ako. Yung baga? Opo. Ito, basahin natin. O sige yan. Kilala nyo ba ini? Siya si Gendry Comprendido na taga-barangay Yawyawan, Lemery, Iloilo, kay may utang sa Natasha Lemery kag hindi na makontak. Ayan po, tas yung picture niya, and then sa baba po, Gendry Comprendido ng barangay Yawyawan, Lemery, Iloilo. Oh, okay. So, ganun. Matapang nga talaga. Paano niya po hindi makontak po? Eh, lahat na barangay, pamilya ko po. Yung kapitan, pamilya ko din po. So, hindi totoo hindi kanya makontak? Hindi, ma'am. Hindi totoo po yan. Mm. Okay, sige. Ganun na lang po, no? Susubukan po namin maipatawag or matawagan or through barangay po ipatawag itong si Nelia Muico para po ipatake down na po yan as soon as possible. Bakit? Kasi nga meron ding mga kailangang i-consider doon sa paghingi niya ng interest. Kagaya ng sinabi ko, may mga batas na kailangang sundin in terms of sa pagpapataw ng penalty interest, and ganun din yung 5% na interest per day, hindi rin siguro valid yun. Sobrang taas nun para po sa ganitong kaliit na transaksyon. And kung hindi naman nga nag-agree yung other party in writing, hindi po valid yun. So wala na pong basis, Mama Nelia Muico, kung nanonood ka ngayon, i-take down mo na yan ngayon, kasi kapag hindi mo pa yan tinake down, magkakaroon po talaga ng cause of action para filean kayo ng kaso sa paninirang puri. Ang sinasabi ko nga, kung yung pinupost mo ay hindi na totoo or pinupost mo na lang para makasira ng tao o reputasyon ng isang tao, hindi na yon nararapat. Pwede nang mag-fall po yun sa isang krimen. No, pwede pang tingnan natin kung libel yan kasi nakikita talaga. Kasi by now, bayad na yung principal, tapos kung wala ka palang, hindi pala valid yung agreement tungkol sa interest, no? Wala na po kayong karapatan po na mag-post ng ganun. So, kung ngayon din lang, Mama Nelia Muico, please, take it down po. Sana po gawin niyo po yun kasi hindi pwede po pong mag-file si Ma'am Gendry Comprendido. Wala po, Ma'am, ringing pa rin po. At ayaw din pong makipag-usap. Ganun na lang po yung gagawin natin, ma'am, no? Ito. Ilalapit po natin yan, ma'am, kay Cap. Okay? I-coordinate na po natin yan kay Cap Felix po. Sige, okay? Po, papatawag po natin siya doon para magkaharap-arap kayo, ma-settle po natin sa barangay Yawyawan, Limeri. Yes po. Mm-hmm. Yes po, ma'am. Thank okay? you po, ma'am. Thank sige po. Ma'am, kausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am, para po ma-coordinate din po natin kay Cap Felix. Sige po, ma'am. Okay. Maraming salamat po, ma'am. Magandang hapon po. Mm-hmm.